Dr. Willy Ong earlier admitted being hurt when some camps decided to carry Mayor Moreno's candidacy, but not his. Doc Willy now joins us on the program. Dr. Willy Ong, good afternoon to you. Thank you for joining us today. Appreciate you coming to the show. Yes, magandang hapon. Good afternoon, Carmina, sa lahat ng mga televiewers. Kanina po, naringgan po natin si Mr. Lito Banayo. Sinabi po niya na siya po mismo ang tumawag sa inyo para sabihin, wag na muna kayo sumama doon sa mga sorties sa Mindanao. Ano po ang version ninyo? Ano po ang pagkakaalam ninyo sa mga nangyari po? Tama naman yung sinabi niya. Siyempre, may utang na loob ako kay Mayor Isko Moreno. Kinuha niya ako bilang Vice President. So ngayon, nasa akin na yung bola. Tumatakbo na tayo bilang Vice President. Gagawin ko lahat para manalo. Kasi ako kasi eye on the ball eh. Diba? Ano ba goal natin, Carmina? Tulungan yung mahihirap, tumakbo ng malinis at maayos. Yun ang gagawin ko. So tuloy-tuloy tayo. So kung minsan kasama ako, hindi ko kasama, wala naman yun sa control ko eh. Yung nasa control ko lang ang magagawa ko, yung ugali ko, ito naman ang magagawa ko. So tuloy-tuloy lang ako, wala akong problema. So nandun ako hanggang dulo sa May 9, sa mga followers ko sa Facebook, sa mga natulungan ko. Kung pwede lang, i-boto nyo ako para at least mas maganda naman yung ranking natin sa paglabas. But that's as far as you are concerned. Has Mayor Isko already spoken to you about the matter, Doc Willy? Meron kami personal conversation dito, pero I sa tingin ko, amin na lang siguro yun eh. Diba? Pero sa akin, si Mayor Isko ang president ko. Siyempre ang president ko na sinasamahan ko at sa tingin ko marami naman siya magagawa sa Pilipinas. Ganun kasi ang ano ko eh, ang attitude ko eh, diba? Kung anong problema, basta tuloy-tuloy nga lang ako. Wala na magbabago dun eh. Diba? We cannot control what people say, what people think. Ang masasabi ko lang, Carmina, sa lahat, ako 100% honest. Ako hindi politiko. Pag sinabi ko, maniwala kayo. Kasi pag sinabi ko, tunay. Ako, hindi ko kailangan pumasok. Wala akong pinoprotect ng pangalan. Wala akong ginagawang dynasty. It does not matter. Maybe I can help. Maybe a light in the darkness, who knows, di ba? Para maayos-ayos natin konti yung politika sa Pilipinas. Tatapatin ko po kayo, Doc Willy, nang kumalat po yung balita kahapon. Marami po ang number one, hindi na nagulat, pero marami din po ang naawa po sa inyo. Because some are saying it's a rude awakening for you, that this is another side of politics that you haven't been exposed to before. Your thoughts on that, Doc Willy? Sa akin maganda to eh. Any problems, any issues, di makikita yung character ng tao. Dito malalabas yung character ng tao, kung maayos ba yung character. Ako kasi, walang sama ng loob ko against anyone eh. Ang payo ko lang, Carmina, this is the time in politics nagra-run tayo sa VP. Ibang iba yung experience. As you can see, maraming medyo high emotions na at this time from many camps. Pero I think that's a negative, that's a temptation na dapat iwasan ng politiko. Kasi pag masyadong high emotions, mamamali yung mga decision eh. Kaya ako, basta takbo lang, diretso lang. Hindi ako naninira sa any VP candidate, sa any presidential candidate. Hindi naman ako tumatanggap ng campaign funds. Ito lang offer ko sa tao. Wala akong binabayarang mga influencers. Wala akong ganung pera. So, ito lang talaga, di ba? Kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, kung gusto nyo pumili ng taong tunay na nagmamahal sa inyo, na makaka-decide na maganda para sa inyo, makabigyan nyo ako ng chance. Maybe kanina po nabanggit nyo, Doc Willy, na iboto nyo ako as VP at syempre yung president ko, si Mayor Isko Moreno. Kanina po nabanggit nyo, Doc Willy, na nakapag-usap na po kayo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso tungkol dun sa nangyari. At sinasabi po niya na hindi totoo na he's abandoning you. Pero ito rin ho ba ang sinabi niya sa inyo na hindi niya kayo linalaglag? Tama naman lahat ang sinasabi nila. Oo, tama naman. I have respect for Mayor Isko, close kami, ni Lito Banay. Wala akong problema doon. Pero mag-i-stick ako kay Mayor Isko Moreno. Kasi yun yung usapan namin hanggang May 9. Ako, talagang kung ano yung sinabi ko, yun talaga gagawin ko. Tinawag so, po kayong... Tuhana na lilipat ako, mag-withdraw ako. That's the farthest thing from my mind. Para sa tao to eh. Diba? Obviously, sa pandemic, ako makakasolve ng pandemic. Alam ko anong bakuna bibilin, anong gamot bibilin. Lives are at stake eh. Kaya I'm doing this, kung ano man pagtitiis ko, I'm doing this for the people. At pinapakita ko rin, maybe ganito dapat attitude ng politician. Politics yan eh. Hayaan mo sila sa gagawin nila. Basta ako, tuloy ako sa tao.
unless ako, hindi ako gumagawa ng iba-ibang bagay. Well, when you read between the lines of Mr. Lito Banayo, ang sabi po niya, he wanted to save you from embarrassment dahil po dun sa mga posters po at yung suporta na nakukuha ng tandem po ni Mayor Isko with a vice presidential candidate Sara Duterte. Aside from the fact that they told you not to go, paano pa po kaya nila kayo dapat na proteksyonan? Your question has no answer, Carmina. I'm not sure if there's an answer to your question. Basta ako, diretso lang ako eh. Oo. I'll say it like this. Ako kasi diretso ako, no filter ako eh. Maraming nangyayari sa politika na hindi nyo alam. Maraming mas malalim na layers pa yan na hindi nyo alam. Pero merong ilang political mga experts baka makahula ng tunay na situation. Hindi natin alam ano nangyayari. Pero ako parang alam ko na ano yung laro eh. Pero I'm not, as you can see, kahit may alam ako, hindi ako naninira. Hindi ko kailangan gawin yun eh. Kasi parang it defeats the purpose of helping the people. Pag nag-away-away na ito, kasalanan ito, it defeats the purpose eh. Basta diretso lang, it's just a competition. Sino manalo, congratulations. Sino matalo, sana tumulong na lang sa nanalo. Diba? Pero ito pong laro na sinasabi ninyo, Doc Willie, ultimately ho ba itong laro na binabanggit ninyo, will the people benefit from it in the end? Or laro lang to ng mga nasa poder? Laro lang to ng mga may kapangyarihan? If they vote for me na wala akong utang, wala akong campaign funds, wala pa akong ginagastos ni 500,000, wala akong inaaway na tao, makakakita kayo ng tunay na pagbabago. Makikita niyo yung tunay na nagmamahal sa inyo. Hopefully, meron tayong makuha maka-Diyos talaga na makakapasok dyan. So I can only say it that way, di ba? Kasi merong mga bagay na hindi for public consumption. Kasi ayoko naman manira na iba tao, di ba? Dapat marunong tayo na politika-politika yan, di ba? Siyempre, marami silang mga ginagawa. Ako, diretso lang sa tao, di ba? Tutulong ako, that's it, di ba? Bakit? Ang pangalan ko sa balota eh. So up to the last minute, tuloy-tuloy ako. And kung hindi naman dahil kay Mayor Isko Moreno, hindi naman ako makakatakbo eh. Siya naman nagbigay sa akin ng chance na makatakbo. So yun ang malaking tulong niya sa akin. Tatapatin ko po kayo, Doc Willie. Ito pong hindi nyo pagsabi nung tunay nyong nalalaman, is this also all about protecting your presidential candidate? Pag nagsalita po ba kayo, ultimately, masasaktan din po ba si Mayor Isko sa mga sasabihin ninyo? Hindi yun. It's not. Sinabi naman ni Mayor Isko na nobody's perfect. Pero naintindihan ko where he's coming from. At talagang close kami. Alam naman niya eh. Pag like bukas sa sortie, baka malate lang ako bukas. Pero ano naman eh, pupunta naman ako sa sortie. So, mahirap magsalita. Iba ang politics. Pero I know their game. And hopefully, nakikita nyo naman, hindi ako nagne-negative campaigning. Kahit anong bato, anong arrows itusok nyo sa akin, does not matter. I know myself. Alam ko anong kakayahan ko. Confident ako sa ability ko. Bumoto yung 16 million, hindi bumoto, it does not matter. Hindi ko bine-weaponize ang aking followers maging magalit, matapang. Basta magdasal lang kayo kung sino sa tingin nyo magaling sa May 9 na makakatulong sa inyo, di yun na lang ang i-voto nyo. Pero syempre, mahirap sa akin nag-uumpisa. Pag nag-uumpisa ka, kumababa, medyo lugi ka lagi. Doc Willie, of course we're talking about the sorties in Mindanao now, but there's no telling if it's going to stop there or marami pang ibang sorties na parehong tandem ang i-endorso at hindi po yung tandem ninyo with Mayor Isko Moreno. Ano po ang plano nyo? Ano po ang gagawin nyo kapag nangyari po iyon? Wala naman ang gagawin. Tuloy-tuloy lang tayo. So kung may sortie. Kung walang sortie, marami naman ako mga pending interviews. So tutuloy ko lang mga pending interviews para ma-reach ko rin yung mga ibang tao. Marami din kasi nakapilang mga networks na kailangan ko rin mabigyan ng time. Ang sabi po ni Ernest Ramel ng Aksyon Demokratiko, he described you as a team player given the situation that you're in right now. But would you describe them as the same, in the same way that they're team players? Carmina, wala akong galit eh. There's nothing there. Wala akong galit. Thank you, Mayor Isko. Thank you, Lito Banayo. Thank you, Ernest Ramel. Iba-ibang ideas. Thank you. Wala akong galit sa ibang candidates. Basta,
ang kalaban ko yung kahirapan. Ang kailangan ko makakuha ng pwesto. Pag may pwesto ako, hindi lang tips ang mabibigay ko sa inyo. Mabibigay ko sa inyo gamot, operasyon, ospital, at marami mabubuhay. If I have to keep on sacrificing and keep on running, I will probably do it. Diba? Kasi mahal na mahal ko yung mahihirap. The poor people, they don't care kung ano i-mix and match mo. They don't care. Gusto lang nila, asan yung gamot ko? Maoperahan mo ba ako? Diba? So, alang-alang para sa kanila, baliwala itong mga style ng mga politics. I mean, wala akong problema. Basta ako, honest, matino. Kaya lang nga, wala akong campaign funds. Kaya thank you sa ABS-CBN, thank you sa GMA, thank you sa lahat ng mga vloggers. Baka gusto niyo akong batuhan ng mga libre exposure. Pero Doc Willie, sabi niyo wala kayong campaign funds. Pero saan ang suporta na nanggagaling sa Aksyon Demokratiko? Hindi yung kayo sinusuportahan? Meron naman. Sa mga poster, kasama ako. Sa mga ibang calendar, kasama ako. Pero kung tumatanggap ako, hindi ako tumatanggap. Hindi ako tumatanggap kahit piso. It's my principle. Para magawa ko to. Diba? Kasi oras na tumanggap ako, may kapalit. I'm not saying it's wrong. I'm not saying I will never accept campaign funds. Pero until now, nakikita ko maganda eh. Because I can decide fairly. I can decide fairly sa ABS-CBN, sa West Philippine Sea, sa mining. Walang problema. Your decision will be my decision. Kasi walang nagbabayad sa akin. Who knows, makachamba ako. Facebook lang. Paniniwala lang ng tao, makakuha tayo ng talagang malinis, matino na namumuno sa ating bansa. We're going to have to leave it at that. Doc Willie Ong there, Vice Presidential Candidate of Aksyon Demokratiko. Thank you for joining us today. Appreciate you coming to the show. Maraming salamat po. Thank you, Carmina. Salamat sa lahat ng mga viewers. God bless po.